accounts doon sa Malacanang, they presume na kay Marcos yan. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, wala ni isang account na andoon na nasa pangalan ni Marcos. Ang nakita nila, yung binuksan ni Marcos noong 1954 at noong 1963. Ang ibig sabihin nito, meron dalawang account dyan nasa pangalan ni William Saunders, pero sa ilalim ng pangalan ni William Saunders, Ferdinand Marcos. Yung isang account nasa pangalan ni Jane Ryan, pero sa ilalim nun ay Imelda Romualdez Marcos. Bakit ganun? Sapagkat sa Switzerland, ganyan sila nagpapasok ng pera. Kailan ito pinasok? Hindi pa presidente si Marcos. Abogado pa lang siya at congressman pa lang siya. At bagong kasal pa lang. At si Mrs. Marcos, kakasal lang nila 1962-63. Magkano ang nilagay dyan? Ang unang kanilang pinasok dyan, $68 million. Saan ang galing ito? Hanggang ngayon, hindi natin masasagot. Sapagkat ang taong nagpasok niyan ay namatay na. Hindi nila pinayagan si Marcos na bumalik sa Pilipinas at sa kanya ay madinig natin ang kwento kung saan ang galing ang kanyang kayamanan. Saan napunta yung pera na yan? Saan napunta yung mga accounts na yan, yung Swiss accounts na yan? Yung simula ng pagpasok ni Mrs. Aquino, nakita nila doon sa account na yan, nung kanilang ginawa ng arithmetic, mga $356 million yan. Sa haba ng panahon na andyan yung pera na yan, kumita na ng interest. Kaya nung pumasok si Mrs. Arroyo, $768 million na yan. Sasabihin nila, ay minako ni Marcos. Hindi, tumaas na yung presyo sapagkat nagkaroon ng interest ang pera na yon. Saan pumunta yan? Una, sabi nga ng mga Swiss banks, ang ingay-ingay ng Pilipinas, sinasabi parati na yung pera na yan kay Marcos at lahat, nababahala na sila. Kaya ang ginawa ng Swiss, ang Swiss federal judge, yung kanilang parang Swiss court, anong sinabi doon? Ibabalik namin yung pera na yan sa Pilipinas, kayo na ang mag-sequester. At kailangan na litisin ninyo kung ano ang kulay ng pera na yan. Sino ba ang may-ari niyan? At kayo na rin ang magsasabi kung yung pera na yan ay ninakaw. Pero huwag na kayong balik ng balik pa dito sa Switzerland para tanungin yung pera na yan. And they did that. They made a judgment. Yan ang nakasulat dun sa judgment ng Federal Court ng Switzerland. Anong ginawang interpretasyon dito sa atin? Binaliktad yung German language na yon. At sinabi, kasi daw yung pera na yon ay kay Marcos at yun daw ninakaw sa taong bayan, kaya binabalik sa Pilipinas. Can you imagine that? Ang pagbabaliktad na ginawa nila, be that as it may, hindi rin mapasok sa Pilipinas. Bakit? Sa laki ng halaga, walang bangko dito sa atin ang pwedeng tumanggap ng ganong kalaking halaga. We do not have this AAA na tawag na bangko kung ano man yan sa banking system. Kaya saan nagdiniposito? Sa Singapore. Kasi yon ang Singapore is the central financial district dito sa Southeast Asia. Meron silang malalaking bangko. Doon muna nilagay. Okay. Pagkatapos ng panahon, unti-unti, inunti-unti, binalik na rin dito sa Pilipinas. Kasi unti-unti. In other words, our banks here can be able to absorb that already. May isang account lang na hindi nila magalaw sapagkat yung foundation na yon na kung saan ang may-ari ng account na yon, wala sa pangalan, wala doon sa judgment ng Switzerland. Kaya hanggang yon question mark pa, paano napunta doon? Kaya ang Singapore, wise din. Hanggat hindi nyo napapakita yung judgment ng Switzerland na sinasabi na yung foundation na yan ay kay Marcos, hindi namin bibitawan to. Pero, napasok magkano? $768 million ang pumasok dito sa atin. Anong nangyari? Pumunta ba yan sa ating agrikultura? Kaya nga kinokonekta ko ito sa agriculture. Hindi po. Anong ginawa? Bumili po ng fertilizer, pero na-discovery, hindi pala fertilizer, tubig pala. Bumili ng insecticide, na-discovery, hindi pala insecticide yan, tubig din. At sino mga nakinabang? Naku, sang katutak, libu-libong pumirma. Pero nung chinek nila yung pumirma, isang tao lang ang pumipirma. Kunyari, pumunta dun sa bukid na yon, sa bukid na ito, diyan lumabas yung pangalan ni, tandaan nga ninyo yung pangalan, nakalimutan na ninyo, yung si Mrs. Napoles. Naalala niyo yun, si Mrs. Napoles at kanyang mga galamay. At anong sinabi niya? Aba, ang nagturo sa akin ito ay yung secretary ng budget ni Mrs. Aquino. Si Secretary Abad, ay ni Noy-Noy pala, lahat na yan. So yun, nakita mo na? Saan napunta? Pumunta ba sa agrikultura? Oo daw. Pumunta sa agrikultura sapagkat nagbigay sila ng fertilizer, nagbigay sila ng insecticides. Pero ano lumabas? Kaya hanggang ngayon, nakakulong pa si Mrs. Napoles. Bakit?
ayaw niya magsalita kasi ang dami taong masasaktan. Ang dami taong kasama niya mga galamay. Hindi siya makapagsalita. Pero alam naman natin, ginamit lang siya. Yumaman ang yumaman siya, pero ngayon nakakulong at marami din taong yumaman dyan. Nakakalungkot, hindi po ba? Bakit ko ito nilalabas? Pag-uusapan din natin kasi mahalaga yung agrikultura. Sapagkat yung pera na libo-libong pera na nakuha nila na kanilang sinequester at kanilang binenta, yung kita dyan at yung pera na yan, tanongin na lang ninyo kung pumunta sa ating agrikultura. Si Marcos ang kanyang administrasyon, 20 years lang. Sa 20 years na yon, ang kanyang total budget in 20 years, 468 billion pesos. Si Mrs. Aquino, sa 6 na taon, 1 trillion plus ang kanyang budget. Sa 20 years ni Marcos, anong mga napatayo? Yung ating Pan-Philippine Highway magmula hanggang norte hanggang sa dulo ng Pilipinas. Yung ating lahat ng ating airports and seaports, natayo niya yan. Kaya ang Cebu, lumaganap yan sapagkat nung lumaban si Marcos sa pagka-presidente laban kay Osmeña taga Cebu, nanalo siya sa Cebu. That is Osmeña country. Kaya bilang gantimpala kasi binoto siya ng mga taga Cebu, dyan niya talaga nilagay ang pagbubukas ng airport, seaport, electrification. Kaya lumaganap ang Cebu. Huwag nilang ipagmamalaki na yan ay gawa kasi ng mga Cebuano. Hindi, binigay ni Marcos sa kanila yan parang tulong sa kanila, marahil kasi, hindi sa marahil, sapagkat sila naniwala kay Marcos dun sa eleksyon. Lahat ng ating mga dams, ilan yung ating hydroelectric dams, yung mga malalaking tinayo, 38 dams all over the country tinayo nung panahon ni Marcos in 20 years. Sa 35 years nito, magmula nung 1986, nakapagpatayo ba sila ng isang dam? Merong isa, yung tinayo nung panahon ni Ramos, pero hanggang dun lang sa Katiklan, kung saan man yan. Kaya ngayon, nagkakandahirap tayo sa tubig. Tubig! Lahat tayo sumisigaw. Kasi yung anggat, yung magat, nawawala na. Bakit? Hindi kasi nagtayo pa ng ibang dams para dumami ang ating supply ng katubigan. Anyway, so yun na nga ang nangyari. Balikan natin ang agrikultura sapagkat dun sa kanilang batas, kailangan lahat ng pera na yan pumasok sana sa agriculture. Tingnan naman natin yung kanilang iba pa mga nakuha. Ito na. Yung mga paintings, pinag-usapan ko na rin yan, pinakita ko na rin sa programang ito. These are the pre-Renaissance and the Renaissance paintings of the Middle Ages. Isang painting lang, libu-libong dolyar. $100 million ang isa. Binenta nila 23 paintings. Ate na yan, naka-exhibit na yan dun sa ating Metropolitan Museum of Art. Anong ginawa nila? Binenta. Pumunta ba yung pera na yan sa ating agriculture? Kaya nagtatanong tayo, kung pumunta dyan, hindi sana tayo maghihirap sa pagkain, sa bigas, sa ating mga kinakain sa araw-araw. Maliban dyan, ang dami pa rin nilang binenta. Isang bagay na lang, yung pinakamalaking kasong ginawa sa buong mundo, ito yung tinatawag na criminal case against Ferdinand and Imelda Marcos. Saan ito? Doon sa New York. 365 documents, 95 witnesses ang kanilang harap. Para yung apat na building sa New York, babanggitin ko ito sapagkat kailangan pag mapasyal kayo sa New York, o tingnan nyo sa mga retrato nito, yung sa Crown Building sa New York, yan ang isa pinakamagandang building, kaya nga tinawag na Crown Building, pinaganda ni Imelda yan, at nanalo ng award yan sa architecture ng buong New York City, Crown Building. Yung isang building dyan ay yung Herald Center. Yan ang shopping center. Yan ay pinakamalaking mall. Macy's and John, that's the Herald Center. Isa yan sa mga building na binili rin natin. Itong 200 Madison, isa rin yung building kung saan andyan din yung isang opisina ng ating konsulado. Sa Madison Avenue, talagang ang taas ng value ng real estate dyan. At yung isang building, ano yan, sa 40 Wall Street, kung saan doon dineclare yung Declaration of Independence ng Amerika, the tallest building in Wall Street, the financial center of New York City, 40 ang number 40, Wall Street. Apat na pinakamaganda, pinakamatataas, at pinakamahalagang building sa New York ay nabili natin. Sinong bumili nito? Tingnan natin ang history ng pagkabili niyan. Yung panahon na yon noong 1970s hanggang 1980s, bumagsak ang real estate property sa New York.
merong lumapit kay Mrs. Marcos. Yan, sabihin na lang natin kung sino. Si Mrs. Tantoco, may-ari ng restaurant, negosyante yan. Sabi niya, ma'am, magandang bumili ngayon ng buildings sa New York sapagkat bagsak ang real estate. So sinabi ni Mrs. Marcos, kausapin natin ang presidente para sabihin ang sitwasyon ng real estate sa New York. Si Presidente Marcos, kinausap ang Monetary Board ng Pilipinas, ang namumuna noon ng ating Central Bank of the Philippines, si Jaime Laya. Siya ang governor ng Central Bank. Sinabihan ni Marcos, sinabihan ni Mrs. Marcos pala si Laya, i-explica kay Marcos yung real estate property na yan. Sumulat ang governor ng Central Bank kay President Marcos. Sabi niya, sir, ito po yung mga real estate sa New York, bagsak po ang presyo, pwede tayong bumili. Sapagkat sayang yung pagkakataon ngayon. Naglagay ng marginal note si Marcos, handwriting ni President Marcos. Anong sinabi niya? Okay, pero 50-50. 50% private, 50% government. Ibig sabihin, hindi buong gobyerno ang bibili niyan. Hati, kung sino man na mayayaman na sa private sector at 50% sa government, magsama yung inyong pera, bilihin yung properties na yan. Sumulat si Jaime Laya after a week or 2 weeks. Nag-meeting po kami sa private sector at sa monetary board. Hindi po natin kaya. Hindi kaya ng private sector, hindi kaya ng government. Na ang government hindi kaya mag-isa na bibili ng buildings na yan. Anong nangyari? Nabili ang mga buildings na yan. Saan nanggaling ang pera pagpasok dyan sa buildings na yan? Doon, sa Swiss accounts. Pumasok sa LA, pumasok sa New York, pumasok doon kay Oscar Carino na siya ang manager ng Philippine National Bank sa New York at binayad sa 4 na buildings na yan. Yan, nilabas yan doon sa trial ni Mrs. Marcos sa New York. Tandaan ninyo, nung nag-trial na sa New York, patay na si Marcos noon. Kaya nag-iisa na lang si Mrs. Marcos doon sa trial of the century sa New York na yon. At yan ang pinakita nila. Ay, nako, si Marcos nagnakaw ng pera sa Pilipinas para ibili itong mga buildings na ito. Uulitin ko yung talagang parang memoryado ko na halo sapagkat nagtrabaho ako dyan sa kaso na yan. 95 witnesses, 350,000 documents, ni isang pirasong papel. Walang ebidensyang nagpapakita na yung perang pumasok dyan pagbili ng buildings na yan galing sa national budget ng Pilipinas. Ano ba yung budget ng Pilipinas? Yan ang taxes natin. Yan pumapasok yung ating mga binabayad na buwis. That is the money of the Filipino people. Ni isang dokumento, ni isang witness na andun sa trial na yan, walang makapagsabi na galing sa taong bayan yung pera na yan. Kaya anong nangyari? Unanimous decision ng 12-member jury, acquitted, not guilty. Not guilty si Ferdinand, not guilty si Imelda. Bakit hanggang ngayon, sabi pa sila nang sabi na, nakaw yan. Samantalang doon, the most powerful country in the world, the most severest of the justice systems of the world is the United States of America. Ibig mo sabihin yung kanilang Justice Department, yung ang nangyari dyan, yung unang-unang prosecutor dyan, tandaan yung pangalan na yan, nakakabit ngayon siya kay President Trump, si Giuliani. Ano, nag-headline siya nung trial sa New York. Anong sinabi niya? I vow that Imelda will go to jail. Nung biruin niya, nag-resign siya kasi interesado siyang tumakbong mayor ng New York. Yan ang kanyang battle cry sa kampanya niya. Ako ang magpo-prosecute dyan sa mga Marcos sapagkat magnanakaw sila. Ano nangyari kay Giuliani? Talo siya. Talo siya mismo sa New York. Kung saan dun siya salita ng salita. Yaw-yaw ng yaw-yaw. Nagpa-headlines pa sa mga dyaryo. I will jail Imelda. Pero yan na naman ang katanungan. Ang haba na ng kwento ko. Pero balikan natin. Saan napunta ang pera dyan sa buildings na yan? Acquitted na. Kanino yung buildings na yan? Di kung sino may-ari yan? Di sila Marcos? Anong nangyari? Sino nagbenta? Ayan na naman. Pumasok na naman yung pamahalaan na yan. Nasaan napunta yung pagbebenta ng 4 na building na yan? Kaya tinatanong ko, sapagkat dyan sa batas nila mismo, yung kanilang executive order na pinamahan na nilis, biruin mo, kaunang-unang executive order number one, yung unang-una niyang pinirmahan, kunin lahat yung mga ari-arian ng mga Marcos. Pero doon sa kanyang batas, executive order number 1, number 2, number 12, number 12A, kung gusto ko, i-recite ko, mahaba na abutin tayo ng 3 oras dito. Nakalagay doon, yung pera na kanilang makukuha dyan sa kanilang mga kukunin ng mga kayamanan ng mga Marcos, pupunta saan?
sa agrikultura. Mga kababayan ko sa buong mundo at dito nakikinig sa atin, alam niyo, nakakapagod na talagang ulit-ulitin. Ngunit ngayon, kasi pinag-usapan ng agrikultura, at lahat tayo ngayon, halos ang kapitbahay nyo, alam niyo kung saan, kung bakit hindi ako makalabas ng bahay, nakikita niyo, ito yung aking altar. Andito ako sa aking komedor. Nung isang araw, nung isang linggo, andun ako sa aking maliit na tanggapan, pero yung library ko na rin. Sapagkat hindi pwede tayong lumabas, naghihirap tayo sa panahon na ito. Hindi lang sa paghihirap na hindi tayo makapunta sa pagtatrabahuhan natin, ngunit ang paghihirap natin ay, paano tayo magpapatuloy ng ganitong buhay kung wala tayong makakain? Saan ba nanggagaling ang ating pagkain? Hindi naman yan nanggagaling sa corned beef, sa sausage, sa hotdog, sa bacon. Nanggagaling yan sa gulay, sa isda, sa bigas, sa manok, sa isda, at kung ano pang meron sa karagatan. Lahat ng perang nakuha nila for the past 35 years sa mga kanilang mga binenta na kanilang sinequester, saan napunta yan? Ba't hindi pumunta sa agriculture? Bakit ngayon yung mismong Secretary of Agriculture sinasabi niya, mangiyak-niyak na lang, andun na nga siya sa isang farm. Pinapakita niya kung paano magtanim. Anong sinasabi niya? Balik na kayo dito sa kabukiran. Magtanim tayo para meron tayong makakain. Anong pinag-uusapan ngayon sa Senado? Itong si Senator Go, Bongo, anong sinabi niya? Sana lahat ng mga nagsisiksikan dito, mga tinatawag na informal settlers, nung panahon nung nakaraan, ang tawag nga niya, mga squatter, saan sila nang galing? Galing sa kabukiran, nagsasamantala na meron silang makukuha ng trabaho sa Maynila. Pero hanggang ngayon, ganyan pa rin sila. Kaya sinasabi nga, bumalik na kayo sa kabukiran. Ilang beses na natin ito inulit. I started the radio program dun sa isang radio station. 4 years ago, yan na rin ang sinasabi natin. Balik na, ibalik na natin sila sa bukid. Kung ano man yung inaabot-abot dyan, yung tinatawag na 4-piece, yung tinatawag na pantawid gutom, ibigay sa kanila yan para meron silang kabuhayan, pwede silang magtanim, pwede nilang magamit. Lahat tayo nagbabanat ng buto at nagbabanat ng isip. Kung hindi man tayo, manual work, mental work. Pero yan trabaho pa rin. Mas madali pa nga yung manual work pag minsan sapagkat sandali lang ay kagaya ng pagtatanim. Ang petsa, gano'ng katagal? Isang buwan, aani ka na. Ang kamatis, isang buwan, aani ka na. Ang ampalaya, medyo matagal. Kailangan gumapang pa kasi kung saan-saan pa pagagapangin yan. Pero gulay, madali ito. Anong nangyayari ngayon? Na lahat tayo nagsasabi, nakikita ninyo, supot-supot, nagbibigay sa bahay-bahay. Isang bahay, ilang tao? 5, 7, 10. Isang supot, 4 na sardinas, 2 kilong bigas. Hanggang kailan yan? Para sa 1 linggo. Samantalang, ang lawak-lawak ng atin sa kabukiran para tayo ay makapagtanim at makapag-ani. Nababanggit ko lang itong mga bagay-bagay na ito. Lahat ng kanilang mga kinuha at lahat ng kanilang binenta. Yun nga yung sinabi ko noong nakaraang linggo. Looking back for us to go to the future. Sapagkat marami na rin na isagawa noon, at atin ipagpatuloy. Kagaya nga ng pinag-uusapan natin sa agriculture, anong ginawa noon? Sa mga likod ng mga bahay, pwede tayo magkaroon noon kung sana napagpatuloy ito ng maliit na vegetable farm o pwede tayo magkaroon ng maliit na pag-raise ng isda. Ginawa na yan. Yung ang tawag noon ni Mrs. Marcos ay kilusang kabuhayan para sa kalaruan. Maliliit na livelihood programs. At yan na rin ang ating pag-usapan din. Idudugsong natin yung tinatawag natin na human settlements. Nung si Mrs. Marcos ay tinalaga na siya ang governor ng Metro Manila, sabi niya, ganyan din ang naging problema noon. Maliliit na mga komunidad na tinatawag na squatter colonies, nakita niya yung nangyari sa Tondo, nakita niya yung nangyari sa kung saan-saan. Kaya anong inisip niya? Magtayo tayo ng kung saan man sila naroroon, doon na mismo tayo magtayo ng kanilang tirahan. Sapagkat marami sa kanila ay nagtatrabaho dito sa Maynila para hindi sila congested. Anong tinayo niya? Bah, naku, first class na mga kondominium. Yung mga bliss housing. Anong tawag yan? 5,485 condominium rooms ang natayo sa buong Metro Manila. Yang mga bliss na yan, bakit bliss ang tawag? Ganda ng pangalan, ano? Bliss. B-L-L-I-S-S. Bagong lipunan sapagkat yan yung new society na itinalaga noong nag-martial law. Anong ibig sabihin ng SS? Bagong lipunan, sites and services. Sites, ang ibig sabihin, doon mismo kung saan
na nakatira itong mga informal settlers na ito, doon mismo sa site na yan, patatayuan sila ng kani-kanilang mga tirahan. Services, yan na ang kompleto ng human settlement. Water, power, food, clothing, shelter, livelihood, recreation, education, medical services, nutrition, kasama na yung balance of ecology, justice, at yung infrastructure. Biruin nyo yan, 11 basic services to complete a human community. Bakit human community? Hindi ka lang basta magpapatayo ng bahay. Kailangan yung taong titira dyan at yung mga kumpul-kumpul na tao, isang komunidad, isang barangay na maaari silang mabuhay by themselves. Anong ibig sabihin nun? Yan na nga. Water, power, food, clothing, shelter, livelihood. Nakuulitin ko na naman para talagang memoryado ko. Bakit hindi ko mamemorya? Napakaganda kasi. Yan ang tinayo na ni Mrs. Marcos noon. Anong ginawa? Pagkatapos ng 86, haba, binili ang mga kondominium na yan. Alam niyo isang lugar dyan sa may Guadalupe, napakagandang lokasyon. Tingnan niyo kung anong meron dyan ngayon. Mga mall, mga kondominium ng mga mayayaman, at ilan na lang ang natitira ng mga bliss housing. Halos wala na sa dinami-dami ng tinayo. Yun ang mga ginawa ni Mrs. Marcos noon. Kaya kung titingnan talaga natin, babalikan natin na yung mga nasa gawa na nun, hindi na natin mapagpapatuloy. Ngunit, maliban dyan, yung mga hindi nga magkasya dyan sa mga bliss na yan, na yan ang dagat-dagatan housing project, ayan yung sa Dasmariñas, sa medyo ano, at gumawa, at tayo lang ang unang-unang nagtayo ng light railway system sa buong Southeast Asian region. Sapagkat, nakita nga ni Mrs. Marcos na ang problema natin, transport. Hindi naman lahat na nagtatrabaho may sasakyan. Kulang ang ating mga jeep, kulang din ang mga bus, at yan makakatraffic lang. Ngunit, kung meron tayong light railway system, yan makakaikot na sa buong Maynila. Alam ba ninyo yung original design yan? Para yung clover leaf. Umiikot yan parang bulaklak. Umiikot yan at umiikot na apat na beses. Merong central station sa gitna. Kaya kung saan ka mang gustong pumunta, pwede kang makaabot dyan kasi doon ka lang sa central station. Yan sana ang design na yan. Wala yung LRT dyan na ng EDSA. EDSA is supposed to be a 10-lane highway. Nilagyan nila ng dyan sa gitna. Kaya ngayon makikita yung ang laki-laki ng pinaglalagyan ng LRT sa ilalim. Anong meron? Andyan yung comfort room ng mga sundalo, ng mga pulis. Andyan yung paradahan ng mga sasakyan ng mga pulis. Meron dyan yung para first aid. Meron sari-sari yung mga gusali nakalagay dyan. Walang kabuluhan at sayang yung space. Kaya ang EDSA sikip. Because that's supposed to be para nyo sa Amerika, freeway. Sa Amerika, kung natitingyo sa mga retrato, ako yung mga nakapasyal na doon, kahit na sa mga images na nakikita nyo sa sine, makikita nyo sa mga pinapanood natin ng mga sine, yung tinatawag na freeway. Wala dyan sa gitna. Talagang lahat dyan, walang stoplight. Dire-diretso. Kung kailangan kang lumiko, merong iikutan ka sa labas, sa tabi, para makapunta ka sa kabila, para makapunta ka doon sa kaliwa, sa kanan. Ganon ang design. At si Mrs. Marcos ang unang nakaisip niya sapagkat nung governor siya ng Metro Manila, naisip nga niya, ano ba yan? Magka-problema tayo sa transportasyon. Balikan naman natin itong talagang ating pinag-uusapan. Anong gagawin natin ngayon? Ang dami na sanang natayo at nagawa ng panahon na yon. Kagaya ngayon, senior citizens hindi pwedeng lumabas at lahat. Alam ba ninyo, ang parating sinasabi ng ginawa ni Mrs. Marcos yung Cultural Center of the Philippines, hindi yan ang unang ginawa niya. Ang unang tinayo ni Mrs. Marcos ay dalawang napakalaki. Home for the Aged, yung Golden Acres. Ganda ng pangalan. Yan yung mga matatanda na nawala na nag-aalaga sa kanila, nawala nang pupuntahan. Meron silang tirahan dyan sa Golden Acres. Katabi niyan, yung orphanage. Yan naman. Bakit? Sapagkat alam niya sa psychology, ang mga lola at mga lolo, maganda ang kanilang psychological at emotional at intellectual interaction, yung tinatawag na magandang vibes between the elderly and the grandchildren. Kaya pinagtabi niya yan. Yan ang unang-una niyang ginawa. At naisip din niya, maliban dyan, yung magtayo ng cultural center. Sapagkat ang dami nating kagalingan, nakatutubong kagalingan ng ating mga kababayan. Hindi ko, in culture and in art, ang dami nating maipapakita sa buong mundo. Kaya sabi nga niya, Sa gitna ng ating kahirapan, kagaya na nangyayari sa atin ngayon, sa gitna ng ating paghihirap, meron tayong pwedeng ilabas. The creative powers of our mind, the creativity, which is the highest level of excellence of any human being. Kung kayo nakakapagkanta, nakakaawit,
kayo nakakagawa ng mga paintings, mga sculpture, yan ang kanyang sinasabi, pwede tayong magkaroon ng Sanctuary of the Filipino Spirit. Yan yung cultural center. Maliban dyan, tinuloy-tuloy na rin. Philippine International Conventions, lahat na yan. Hindi ko na dapat kailangan pa idiskurso o banggiting pang lahat. Ang ating sinasabi lang ay, samantalang merong nagawa na nung panahon na yon, hindi na ito na pagpatuloy. Sa ating ngayon na na-experiensya, hirap tayo sa ating kalusugan. Bakit? Health services. Ilang ospital meron tayo sa buong Pilipinas? General Hospital sa buong Pilipinas, Diyos ko po, ilan yan? 78? Ilan ang ating bayan? 1,540 towns and cities, 81 provinces, 17 regions. Meron ba tayong nagawa na dyan sa mga rehiyon na yan, na kagaya ng tinayo dito sa Metro Manila, tertiary hospitals, heart center, lung center, kidney center? Bakit hindi na pagpatuloy yan? Bakit dun sa 20 years? Samantalang hindi lang pala 20 years, dun lang sa huling 10 years ng panahon ni President Marcos. Yung heart center, 3 buwan, yung lung center, 4 buwan, yung isang kidney center, ganun din, 3 buwan. In 1 year, 3 tertiary hospitals na tayo. Ito, 35 years since that time. Ni hindi man lang na-duplicate ito kahit na lang sa mga rehiyon natin at sa ating mga probinsya. Ngayon tayo nangangailangan ng mga ospital at tingnan natin din ang sistema ng ginagawa ng ating edukasyon at lahat ng mga tulong na kailangan ibigay natin sa ating mga kabataan. Meron ba tayong culture, curriculum, other than the University of the Philippines sa Los Baños? Saan-saan pa sa buong Pilipinas? Iilan lang sa mga probinsya na magkakaroon tayo ng mga eskwelahan na magtuturo sa atin kung paano gumawa ng bangka para manging isda at paano tayo makakabalik sa agrikultura. Ang dami ko pa sanang may kikwento dito tungkol sa mga bagay-bagay na dahilan nga din sa mga ginawa nilang batas nung panahon nilang pagpasok noong 1986 na kung sana yung mga libu-libong dolyar at kayamanang nakuha nila ay pinasok nila dito sa agrikultura, hindi sana tayo maghihirap ng ganito. By now, we should already be exporting rice as a matter of fact. Kaya mahalaga po na tandaan natin, hindi lamang kung ano yung mga aral sa nakaraan. Ngayon, pinag-ausapan, yan mga nag-iikot na mga palengke ng bayan, yan mga kadiwa stores na yan, nasimula na yan noon. Anong ibig sabihin yan? Kukunin yung ani sa bukid at ito dadalhin dito sa inyong bahay, malapit sa inyong bahay, doon ibebenta. Wala nang dadaanan pa ng mga tong-tong kung saan, yung mga bubibili niyan sa farm, yung mga nagbabayad pa ng lahat-lahat na gobyerno na ang mamamahala niyan kung sana napatupad yan. Kasi yung ating food terminal nga, ano nangyari? Binenta rin nila yan. Ano, hindi natin alam kung anong gagawin. That was a refrigerated several hectares na depository ng ating mga pagkain na nanggagaling sa probinsya. Dito sa Luzon, kaya nakita natin itong quarantine, ipapagpatuloy pa sapagkat dito talaga ang sentro ng lahat ng mga nangyayari sa buong Pilipinas. Bakit sana lahat itong mga mayayaman ay kahit na yung mga negosyo nila andun sa probinsya, kahit na yung kanilang mga factory na nasa ibang probinsya, dito lang sila nagbabayad ng kanilang taxes, kung hindi sa Makati, sa Maynila. Sana ito ay ikalat nila kung saan yung kanilang mga tinatayong mga factory, doon sila magbayad para naman yung mga bayan doon at yung mga probinsya doon kumita doon sa taxes na kanilang binabayad. Marami siguro itong kailangan baguhin ang pag-aaral tungkol dito sapagkat kagaya nga ng mga tinatawag na investments. Noon, prior to 1986, malaki ang ating emphasis ng ating pamahalaan sa agrikultura at kadugsong niyan o katabi niyan, industry, agro-industrial, para yung mga processing nito, mga inaani sa mga kabukiran, yun ang gagawing event, yun ang investments na sana itong ating mga mayayaman, dun sila pumasok para ipagpatuloy yung mga production diyan sa ating mga kabukiran at sa ating mga karagatan. Ang nangyari din ay tinayo din yung 11 industrial complexes natin. Gumagawa tayo ng sasakyan natin noon. Ang Toyota dito ginagawa. Yung Ford Motors dito ginagawa. Meron tayong ginagawang sarili natin, kung natatandaan nyo, yung mga Tamaraw. O, di ba pangalan niya ng isang nagtatrabaho sa bukid na
na ginagamit ng mga magsasaka. Yung pangalan na tama raw, native yan, indigenous yan, tayo gumagawa na noon. Meron tayong steel mills. Gumagawa tayo ng bakal sapagkat meron tayo ng raw materials na ore. Anong nangyayari? Iba na lang nakikinabang yan, binibenta sa ibang bayan, tapos binabalik dito sa atin para steel. Yung gumagawa ng mga buildings natin. Meron tayong paper mill. Gumagawa tayo ng sarili nating papel. Ang dami nating mga industries na tinayo noon na hindi na napagpatuloy. Bakit? Eh, pinamigay, binenta kuno sa mga kamag-anak, sa mga kapatid. Yung ating source of energy, isa tayo sa pinakamalaking source ng geothermal. Tandaan ninyo, halos lahat ng probinsya mayroong bulkan. Sa ilalim ng bulkan, mayroong thermal energy. Pwede yan gamitin sana. Steam, pwedeng gamitin yan as source of electricity. Anong ginawa? Binigay sa kapatid, nung isang dating pangulo, yung unang pumasok nung after 86. Tapos yung kapatid, binenta sa mga mayayaman. Pinagkakitaan. Ngayon, privatized na. Ang Meralco, ang may hawak niyang dati pamahalaan. Meralco, hawak, pamahalaan na may hawak. Kaya lahat ng mga gumagamit ng bumbilya, 5 pesos lang ang binabayad. Sapagkat nagtayo si Marcos ng Meralco Foundation na siya nag-aalaga sa paggamit ng ating elektrisidad. Ang tubig natin, sino may hawak niyan? Ang pamahalaan, the government. Para lahat ng distribution ng tubig, government ang namamahala. Ngayon, ay naku, mga oligarko na, tap-tikluk-luhod tayo. At maliban pa sa billing natin na hindi lang sila magbibigay ng tubig, saan katutak pa nilalagay sa basahin niyo yung bill niyo. Meron dyan mga future projects. Meron dyan sa sewage. Nililinis ba yung mga kanal nyo? Yung mga septic tank yun? Di ba private dyan? Tatawag kayo? Kailangan sila yan. Kasi andun sa batas yan eh. Hindi nila ginagawa yan. Kailangan ang yung future projects na binabayaran natin. Yan sa energy. Yan Meralco. Kailangan yan pamahalan din. Na namamahala. Kasi noon, ang pamahalaan ang may hawak niyan sa Department of Energy, kontrolado natin ang pagpasok ng krudo sa Pilipinas para yung krudo na yan nagpapaandar ng mga makina na nag-aandar ng ating mga electric companies. Yan sana. Ngayon, sino-sino nang may hawak niyan, kaya pati yung line, pati yung distribution cost, pati mga poste, lahat yan binabayaran natin. Naku po, anong nangyari? Bakit nagkaganyan? Kaya sana, na-concentrate na lang sa pagkain at sa kalusugan. Ano nga sabi ni Steve Jobs? You have to treat your food as your medicine. Kasi ang pagkain ninyo ang magagamot sa inyo. Kung ano yung kinakain ninyo, yun ang magpapagaling sa inyong katawan, sa inyong immunity, sa immunity na kailangan natin ngayon. Because if you do not take care of the food that you're eating as your medicine, one day, your medicine will become your food. Yan na, ang nangyayari ngayon. Nakakatakot, hindi po ba? Mababalikan pa ba natin? Oo, pwede pa. Kaya nga ngayon, pagka pinag-uusapan ni President Duterte na nagkakamot na siya ng ulo kung saan kukuha ng resources, sapagkat sabi nga niya, walang taong kailangan magutom. Well, Mr. President, ipagpatuloy lang yung inyong initiative ngayon sa agriculture at saka dito sa health. Pwede po tayo talagang magpatuloy nito sa kasalukuyan. At kayo po ay nasa ibabaw nitong lahat at alam po ninyo, naiintindihan ninyo. Ngunit, tingnan po ninyo mabuti ang mga taong nakapaligid sa inyo kung tama ba ang kanilang isinasagawa, nakatumbas ng mga sinabi ninyo nung unang-una pa kayong lumuklok dyan sa Malacanang. Sapagkat yan din ang sinasabi ninyo, I would want to see the day when every Filipino can look at his face in the mirror and say, he is honorable and is dignified. To give every Filipino a certain degree of honor and dignity because he has a comfortable life. Yan ang sinabi ninyo nung unang-una kayo nagdiskurso sa Malacanang. Kahit na ano pang pandemic o kahit na anumang sakit na umaabot sa atin ngayon, tama pa rin ang direksyon na inyong patutunguhan. Bigyan ninyo ng concentration yung tinatawag nga ng inyong Secretary of Agriculture itong ating pagkain, lalong-lalo na ang pagbabalik sa kabukiran para ang ating mga tao, karamihan ng mga nakatira sa ating mga urban centers ay bumalik na para makapagtulong sa pagsasaka. Alam po ninyo sa buong mundo, kagaya na nangyari sa Russia, sa Union of Soviet Socialist Republic, ngayon ang tawag dyan, Russian Federation, na nakausap namin, nakapanayam ko, na-interview ko, yung tinatawag na one of the most important mathematicians or scientists of the Soviet Union. Anong sabi niya? Alam mo kami sa computer, naabot na natin hanggang sa dulo at nakabalik na kami. At umabot ulit kami hanggang sa, we've exhausted what technology can do as far as communication, information, internet, lahat ng yan. Alam mo ang conclusion niya?
go back to agriculture. Biruin mo yan sa dinami-dami ng kanilang mga natuklasan na sa kanilang inventions and scientific, lahat ng kanilang discoveries. Sila nga yung unang-una nakapagpadala ng spaceship sa outer space. Naalala niyo yung Sputnik. Nauna pa sila sa Amerika. Magagaling ang kanilang mga utak dyan. At sabi nga nila, naabot na namin lahat yan sa galing ng teknolohiya. Ngunit ang mahalaga dito ay pagkatapos ang lahat na yan o hindi patapusin. Yan lahat na yan, tools lang yan. They're just instruments. You just use them. Do not let them use you. Anong sabi niya? Back to agriculture. Yan po yung ating mga tatalakayan sa mga hinaharap. Marami pa rin po tayong pag-uusapan. Magpapasalamat po ako sa lahat na nagsabi dito sa atin na kailangan po na bumalik tayo sa agrikultura. Balikan natin ang ating mga pinanggalingan. Sabi nga ni Marcos, ang subli ni barangay. Let's get back to our fundamentals, to our foundations. Ito po ang inyong Rita Gadis Hour. Maraming salamat po sa inyong patnubay at ipagpapatuloy po natin ito sa mga darating na mga Martes tuwing alas 5 ng hapon sa ating broadcast ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino kasama sila Sir Butch Valdez, si RJ Javeliana at si Toti Casino.